Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ang mga disipulo, bago umalis ang Panginoon at umakyat sa langit, marinig natin sa Ebanghelyong ating binasa. They worship, diba? They adored Christ. Pero, nag-doubt din sila, nagduda. Sino ba ito? Sino ba itong Jesus na ito? Ito ba yung nakasama natin? Siya ba talaga? Saan ba siya pupunta? Ang daming tanong. Maaring ganun din ang ating experience o karanasan sa umagang ito. Sa ating pagbisita dito sa Dambana ng Mahal na Birhen ng Manawag, maaring tayo rin ay andito, nagmimisa, nagdarasal, nag-aalay ng mga panalangin at umaasa. Pero may aninong kasama ang pananalig na yan. At yan ang pagdududa at pagtatanong. Sasagutin kaya ng Panginoon, ng Mahal na Birhen, ang aking mga hinihiling. So okay lang, naiintindihan natin kung ano yung naranasan ng mga disciples. Eh di ba, kasakasama nila ang Panginoon ng mahabang panahon, 3 taon. And yet, at the very last minute, sila ay nagduda. Bakit? Sapagkat hindi natin maintindihan ng ganap na ganap kung ano ba ang ibig sabihin ng Diyos, lalong-lalo na sa linggong ito, kung saan natin ipinagdiriwang ang tinatawag nating Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Pwede lamang tayong humanap ng mga halimbawa sa ating mga nararanasan sa buhay. Halimbawa, kung kayo ay naandito sa umagang ito, kasama ninyo inyong mga asawa, inyong partners, mga girlfriends at boyfriends. Aber, tingnan nga natin kung makakagawa tayo ng listahan kung bakit ninyo mahal ang inyong asawa. Sige nga, try to imagine, bakit nyo pinakasalan ang inyong misis o inyong mister? Bakit nyo sinagot ang inyong kasintahan? Dahil ba siya ay maganda? Dahil siya ba ay mayaman? Dahil siya ba ay mabait? Ano yung mga dahilan? Pwede tayong gumawa ng listahan, napakahaba ng listahan natin. Pero at the end of the day, di ba hindi nyo maipaliwanag kung bakit nga? Bakit nga ba pinakasalan itong aking partner? Diba? O inyong kasintahan, bakit nyo nga ba sinagot? Hindi kaya kayo nagkamali. Hindi nyo ma-explain, hindi nyo maipaliwanag kung bakit. Kasi mahal nyo. Hindi pwedeng ilagay sa mga salita lamang o sa mga pangungusap kung bakit minamahal ninyo ang isang tao. It just happens. Maaring hindi perfecto yung inyong mga asawa o inyong mga partners, spouses. Pero mahal nyo. That's one, di ba? Yun ay isang karanasang pangkaraniwan. Pero hindi natin maubos maisip kung bakit natin minamahal ang isang tao. Halimbawa kayo nakakita ng isang magandang view. O lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang mag-excursion. Pagka kayo naandun sa dagat, di ba, makikita niyo yung mga alon lumalapit sa dalampasigan. The vast expanse of the sea, di ba? O di kaya kapag kayo nakakita ng bahaghari o rainbow na napakatingkad ng kulay, sige nga, anong nararamdaman ninyo? Sino ba ang nakakagawa ng rainbow? Diba, magtataka kayo, saan galing yan? O mai-explain yan ng mga scientifico dahil sa mga droplets na naandoon sa hangin o sa space. And yet we behold the beauty of nature. Madi-describe nyo ba? Maaaring yung mga makata, mga poets sa ating paligid, they can put it in words. Pero tayong mga pangkaraniwang tao, hihinga ka na lang ng malalim, maaaring tayo magsabi sa ating kalooban, salamat sa Diyos at nakikita ko pa ang ganda ng kalikasan.
Pangatlo, nakakita na ba kayo ng bagong silang na sanggol? Marami hong nagdadala dito, 2 weeks, 3 weeks na mga babies. Makikita niyo yung nanay, hindi niyo mababasa sa kanilang muka kung gaano sila kaligaya, kung anong tuwa ang na-experience nila nung hinahawakan nila yung kanilang baby. Kaya tinatanong ko, hiningi niyo ba yan dito? Tatawa at ngingiti lamang yung nanay. So feeble, di ba? Iwanan niyo yan dyan, mamamatay yung bata. Pero karga-karga nung nanay, andyan yung tatay, tuwang-tuwa. Opo, Father, hiningi po namin yan dito sa Manawag. It's a miracle. Tayo rin ay naging sanggol, hindi po ba? Pero pagka tayo ay tumanda na, makikita natin yung mga pilegi sa ating mata o sa ating mga muka, tumatanda na, marami nang nararamdaman. That is also a mystery. Hindi po ba? Alam nyo, dito sa Manawag, meron kaming funeral masses. Tawag nga namin kung misa, pagkasyam ang nakalagay dito sa harapan ng altar, massacre. Sinasabi ko sa mga tao, siyempre malungkot sila at maglilibing sila ng kanilang mahal sa buhay. Tinatanong ko, maaring sila ay nagtatanong din. Meron tayong paniniwala, we have the faith that our life does not end in death. Magtatanong din sila, parang nagtatanong, talaga Father, sigurado ka pa sa sinasabi mo? Kaya sasabihin ko, parang konsolasyon. Hindi natin alam ang kasagutan kung nasaan na sila pagkatapos ng kamatayan. Pero na pwede nating isipin, the best place that they can be is to be in the hands of God. Diba? Totoo kaya yun? Iintayin natin. Pagka tayo ay sumapit din sa lugar na yon, we will also see. So paano natin i-explain ang Trinity? Tatlo sa isa at isa sa tatlo. Kasi there are some religions, isa lang, di ba? Makikita natin yan sa TV, nagdadasal sila, Ama, wala si Jesus, wala ang Espiritu Santo. Pero tayo mga Katoliko, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tatlo, pero isa. Kung makikita ninyo yung painting o icon ni Rublev, isang artist, tatlong anghel, parang kinuha yan sa kwento ni Abraham. Yung mga bisita ni Abraham nung sa Old Testament, yung kanyang pinakain, at parang naramdaman ni Abraham na siya ay binisita ng Triune God. Pinakain, inistima ng mabuti bago naglakbay muli. Nakikita doon sa table na yon, 1, 2, 3. Mga anghel, pero magkakamuka. Kasali ba tayo doon sa pagkakainan yun, sa handaang yun? Ang sabi ng mga nag-analyze ng icon, yung daw harap na yon ay para sa atin. Kasali tayo palagi. We are all also invited to join the Trinity. Kung ano yung nararamdaman natin kapag tayo umiibig at nagmamahal, naandun ang Trinity. Naandun ang iisang Diyos. Kung kayo yung nagmahal ng tunay, isipin ninyo, di ba handa kayong mag-alay ng buhay niyo sa minamahal ninyo? Handa kayong ialay lahat. O paano niyo explain yun? Kahit mamatay ako, sasabihin niyo, di ba? Basta mahal kita, kaya iaalay ko yung buhay ko. Yung tatay at nanay na nagbibit-bit ng kanilang sanggol, na bagong silang, handa silang mag-alay ng buhay para doon sa bata. Bakit? Di ba? Hindi natin madidescribe, hindi natin masusulat in words, sa mga salita lamang. Nararamdaman natin yan. Ang init ng araw, ang ganda ng bituin kapag kagabi. Ano yun? Diba? So we experience the Trinity in our lives. O maaaring kayo ay nagdarasal kung ano man ang ating hinihingi sa Panginoon. Siyempre, may anino na yan ng pagdududa. Makakapasa kaya ako sa board exam? Sasagutin kaya ako nung aking nililigawan?
Tapat kaya ang aking partner sa buhay? May duda. And yet, tayo ay naniniwala, nananalig, that our partners are faithful. Kaya nga doon sa tagpo sa Ascension, di ba? They worship. Amen. They doubted. Parte yan ng ating buhay. Pero huwag nating kakalimutan. At the very end, they were commissioned to go and preach the gospel. Anong sabi ng Panginoon? And remember, I am with you always until the end of the age. Kasama niyo ako. Faithful ang Panginoon sapagkat sa simula, di ba? Anong kanyang pangalan? Emmanuel. The God who is with us. Sabi nga na isang manunulat, para daw tayo mga isda sa ocean. Ang isda ba kapag lumalangoy, naghahanap, nasaan ang ocean? Diba hindi? Ang tubig, doon siya nabubuhay eh. Tayo, kapag humihinga tayo, nasaan na yung hinihinga nating hangin? Nakikita niyo ba yung hangin? Hindi. So God is around us. Kala natin absent, di ba? Kailangan pa ba natin pumunta dito sa Manawag para makita at maramdaman ang Diyos? Hindi. Parang isda. The Lord is above us. The Lord is below us. The Lord is on the left. The Lord is on the right. The Lord is in front of us. The Lord is behind us. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakatakas sa Diyos at sa Panginoon. Naaaring hinihininga nga natin eh, Diyos din yun eh, di ba? So sa pagtutuloy natin sa misa, alalahanin natin, marami tayong naranasan, na experience natin ang Panginoon sa ating buhay. Kahit na yung mapapait natin mga karanasan, nakikita ba natin ang daliri at kamay ng Panginoon doon? Sayang kapag hindi natin nakita, pag hindi natin na-discover. The Trinity, Father, Son, and Holy Spirit are inviting us to be one with them. At kapag tayo nagmamahal ng lubos, naandiyan ang Father, Son, and Holy Spirit. Kapag tayo ay nagsasakripisyo, kapag tayo ay nasasaktan, naandiyan din ang Panginoon. Sinabi yan ni Jesus, remember, I am with you always until the end of the age. Pero kumisan kasi sa buhay natin, di ba? Parang wala ang Diyos. Di mo naman sinasagot yung prayer ko eh. Puro na lang negative ang nangyayari sa buhay ko. Oo, teka kapatid. Hindi kaya may ipinapahiwatig ang Panginoon. Sapagkat hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Tayo nakakalimot. Pero ang Diyos palaging naririyan. Konting kalabit lang. Konting hingi lang. Hindi tayo papabayaan. The Lord is always with us. Hanggang kailan? Until the end of the age. Subukan natin. Kahit na andyan ang duda, isang tabi natin. Ang anino, nasa likod, hindi po ba? Tibayan natin ang ating pananalig at ang pagbilib, hindi sa sarili, kundi sa Diyos. The Lord is going to be with us until the end of time.